At magandang umaga, mga kapatid. Sa isang webinar po, mayroong isang preacher na may hawak-hawak na lubid. Ha? At mayroong isang dangkal na kulay pula. Pagkatapos, yung lubid pagkahaba-haba at para bang tuloy-tuloy lang. Yun ay kulay puti. Yung pula, isang dangkal, pagkatapos halos walang, hindi na pinakita may katapusan ba yung white part nung lubid na yon. Siguro kung ilang kilong lubid yung binili niya para lang i-drive home ang point na ito. And sabi niya, itong pulang bahaging ito ng lubid, ito yung buhay natin dito sa lupa. Sandang ka lang. Pero ang buhay natin sa langit at sa piling ng Diyos, ito yung buhay na walang hanggan. Sabi niya, ito yung puting bahaging ito ng lubid na walang halos katapusan, na napakalaki. Ha? At sabi niya, ang ilan sa atin, nabubuhay tayo para lang sa isang dangkal na buhay na ito. Pero nakakalimutan natin ikang paghandaan ang mas mahabang buhay ng lubid na kulay puti. At totoo, di ba? Kuminsan ay pag pinag-uusapan ang buhay na walang hanggan, kuminsan tayo nalulungkot dahil iiwanan natin ang mundong ito. Di ba? Pero mahalaga rin na ang buhay na walang hanggan ay lalo na sa ating sumasamba sa Diyos sa araw-araw, ay lagi't-lagi na nasa likod ng ating alaala lagi. Bakit? Dahil doon din naman ang lahat ng turo ng Panginoong Jesus. Ang sabi ng Panginoong Jesus sa bandang huli ng turuan na niya tayong magdasal, ang pagdarasal ng Ama namin. Pero sabi niya, ito, pag pinatawad ninyo ang inyong kapwa, patatawarin kayo ng Diyos. Pero, kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapwa, hindi kayo patatawarin ng Diyos. At ano yung hindi pagpapatawad ng Diyos? Hindi lang dito sa lupa, kundi hindi kaya kahulugan ito ay ang hindi pagpapatawad ng Diyos ay doon sa buhay na walang hanggan. Di ba? At alam ko, tayo tao, at ang mga malalaking kasalanan sa atin o ating kapwa, lalo na ang pagkakanulo sa atin ng isang pinagkakatiwalaan natin. Sabihin na natin, ginawan tayo ng malaking kawalang hiyaan na halos ang tinginan natin doon sa kanya, sa taong gumawa nito, hindi tao, kundi isa ng halimaw. Pero, ito rin ang ipinapaalala sa atin ng Panginoon. Ikokompromiso mo ba ang iyong buhay na walang hanggan dahil sa isang halimaw? Dahil sa isang ginawa sa iyo sa nakaraan? O at karumal-dumal, oo, at napakalaking kasalanan, napakalaking pagpapahirap ang ginawa sa iyo. Pero ang hindi mo ba pagpapatawad sa Kanya ang magiging dahilan para mamiss mo ang biyahe papuntang langit, di ba? At ikokompromiso mo ba ang buhay na walang hanggan, itong matagal na buhay, para lang sa isang dangkal na paghihiganti mo sa Kanya at hindi lang yun ang masamang pakiramdam at iyong pagkamuhi mo sa Kanya na isang dangkal. At may naman sigurong lahat tayo ay pag-isipan ito. Hayaan ko ba na ang aking pagkamuhi sa puso ay
maging dahilan para mapahamak ang aking kaluluwa. At hindi natin alam kung kailan darating ang araw ng ating pakikipagtipan sa Panginoon, di ba? Wala. Hindi natin alam. Ha? At baka hindi na pwede na sa badang huli, sasabi, oh, pinatatawad ko na nga ito para ako'y makapunta sa langit. Hindi ko alam kung iyon ay pasado sa Panginoon. Di ba? Hindi kaya hinihilom na ang puso at tinuturoan na ang puso natin na magpatawad dito pa lang. Habang tayo'y malakas, malusog, mahaba-haba pa yung pisi ng buhay natin dito. Yung kulay pulang isang dangkal ay hindi pa natin masyado nadadaanan. Hindi kaya? Ganoon. Amen.